Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magdakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Lumi Digital AM Power Stereo Transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Eh di ba't pinagpapaliwanag ho ng DILG na yung limang alkalde sa bansa, kumbaga na sumingit daw ho, at dun ho sinasagawang COVID-19 vaccination drive. Bagamat nagpaliwanag na itong si Mayor Alfred Romualdez, eh kumbaga matapos yung magpaturok ng COVID-19 vaccine. Eh di ba sabi nga ho nung iba, eh dapat mauna si Mayor para makumbinse ang taong bayan. Eh para bang walang paglalagyan ho ang Mayor sa ganitong pagkakataon na to. Ito, nasa linya ng ating komunikasyon, ating kausapin, si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Maupay na hapon, Mayor Romualdez. Maupay na hapon. Good afternoon, Karek. Apo, at tayo na papakinggan sa DZME 1530, Mayor. Kamusta naman ho ang inyong naging pakiramdam matapos yung maturukan ho ng Sinovac vaccine? May nararamdaman po ba kayong side effect, Mayor? Ano naman problema sa vaccine, ano? Apa? Hindi naman ako nagkaroon ng mga side effect or anything like that. Kaya nakumbinsyong marami na magpapakuna na. Ano mo, itong problema, Rex, apa? Kung narinig mo lang ako, no? Hindi lang ito sa region, ang nangyayari, maraming nakatakot. Mm-hmm. Kasi nangyayari sa Denmark siya, kaya maraming natatakot. Mm-hmm. Sabi si Secretary Duque nga na pinapasuli na yung hindi napakunan sa NCR, yung mga apa? Vaccines. Imbili ko na, bakit pabalik? Nag-request tayo ng ganyan karami, may mga pangalan na kalista doon, nag-request tayo, bakit 50% ibabalik? Mm-hmm. Doon ko na naman, natatakot ko lang yung mga tao, magpapakuna. Apa? Apa, Mayor, cut ko lang yung saglit. Matapos po kayong mabakunahan, mas dumami po ba ang willing ng mga medical frontliner natin na mabakunahan? Ay, sobrang dami. Mm-hmm. Sayang na, nagkulang ano, kasi pinigyan lang kami, last day na yung kinabukasan, last day na pa rin. Kaya magpapakuna kagad ako, pinakita ko sa kanila, nag-update pa lang ng mga 300 people na pakuna, eh kailangan 1,600. Apa? Kaya nung napagpakuna na ako, pumasok 800 kagad. Mm-hmm. Apa? Pero sa gaul na kasi ang oras, kahit pakunahan pa rin lahat. Apo, at dahil po dun sa kakulangan po ng supply ho ng bakuna sa bansa, eh kaya doon inuuna po muna ang mga health workers, eh kumbaga dun ho sa pagbababakuna ninyo, Mayor, wala po ba kinakikita ang paglabag ho dito? Hindi, ako naman, wala naman nangyari dyan, kasi sabi ko nga eh, kung nauna tayo sa linya, eh bakit tayo nagsusole ng mga vaccine? Mm-hmm. Dapat, yung tuloy nga ng vaccine na yan, sundan na lang kung ano yung mga susunod na mga priority, doon na lang natin ibigay. Mm-hmm. Imbes na ipapalitin natin yan, eh baka
siyempre, ipabalik mo pa yan. Plano pa yan, ibabalik pa yan. Papalik yun, hindi dapat ganun, di ba? Mm-hmm. At ayon po sa DILG, papadalhan daw yung mga alkalde na naunahon magpabakuna ng Shoko's order upang magpaliwanag. Nakatanggap na po ba kayo ng Shoko's order, Mayor? Ay, hindi naman. Ako naman, humingi naman ako ng paumanhin sa DILG dahil gahol nga sa panahon at ginawa ko na itong last minute decision ko na ito, magpabakuna. Sa totoo lang, tatlong linggo na nga dito yung mga vaccine dito eh. Mm-hmm. Kaya hindi naman ako nauna. Apa? Pero natatakot din ako, dapat mag-shunkos orders na bakit sinusuli yung 50%. Mm-hmm. At Mayor, ilan na po ba natanggap ng Sinovac vaccine ng Tacloban City? So far ang natanggap nito, almost 1,800 na. Mm-hmm. Apa, may mga report po ba na nakakaramdam ho ng side effect yung mga health workers natin dyan sa Tacloban, Mayor? Oo, meron. Natural lang yon, meron naman. Pero madali naman mawala. Mm-hmm. Okay, madali naman mawala. Nakakaramdam sila ng konting side effect. Pagkatapos yan, after one day, okay na sila. Apo, kamusta naman po? Anong update ng COVID sa Tacloban City, Mayor? Kontrolado naman so far. Pero syempre, nakakaramdaman ito. Speed over yan sa NCR. At sigurado, you know, very likely sa samahan kami dito. Apo? Pero ngayon, kontrolado namin. At we have about 70 positives, no? Apo, Mayor, mensahe po sa inyong kababayan dyan sa Tacloban City, Mayor. Ako naman, consistent na ako. May 10 years na akong mayor dito. Sabi ko, kung ano mapangit dyan, ako munang susubo para sa inyo. Ako ay humihingi lang ng dispensa dahil hindi ko nalaman kagad na talagang natatakot pala kayo magpabaksin, pero huwag na ko kayo matakot. At gusto ko, kung anong ibigay sa'yo, yan din at ibigay sa akin. Ayoko makarelate naman na iba yung baksin ko, mas maganda yung akin, tapos yung inyo hindi maganda. Kaya ako, gusto ko pareho, kung ang ibigay sa tao, yun din ang akin. Apa, salamat po, Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City. Mayor, mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po, Ares. Maraming salamat. Alex Cayanong sa Target on Air. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Tacloban City. Mayor Alfred Romualdez. Ang bahaging ito ay atin sa inyo ng Piseso at Pagkor. Naging mapaghamon ang taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magdakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly.